Ako. Okay, umpisa na natin para ano, hindi sayang yung oras natin kasi medyo na late tayo na, medyo na late ng konti kasi nagka-problem sa PC nito. Okay, sa let's bow our heads. Wait lang, matanong ko lang kasi yung electric fan baka naririnig niyo. Okay naman yung sound ko? Malinaw? Okay naman, Abs. Okay, so okay naman po, Abs. Our heads. And feel the presence of the Lord. Lord God, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ginising mo po ang bawat isa po sa amin para makinig sa inyong inihandang message para sa aming lahat po, Panginoon. Lord, salamat po sa inihain niyo po ng mga kape na pagkain, almusal sa amin po, Panginoon, para magsilbing kalakasan po sa mga lakad po namin ngayon, Panginoon, sa mga activity po namin ngayon, Panginoon. Salamat Lord sa lakas, salamat Lord sa health na binigay niyo po sa akin, sa team ko, sa family ko, sa loved ones namin, Panginoon, para mas lumaban po sa buhay, harapin yung mga pagsubok na inyong hinanda na aming harapin. Lord, salamat din po sa araw na to na makakakinig kami sa inyong salita, Panginoon. Excited po ang bawat isa, Panginoon, na marinig ang inyong salita, Panginoon. And Lord, sana po ma-absorb po namin yung devotion na ito, Panginoon. Gabayan niyo po yung taong magdi-discuss ng topic po, Panginoon, sa patnubayan niyo po siya. Huwag niyo pong hayaan na siya lang ang magsalita, Panginoon. Tulungan niyo po siya, i-lead niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng words of wisdom, Panginoon, ng mas knowledgeable, Panginoon, mas mabilis namin maiintindihan yung pagsasalita niya, Panginoon. Lord, salamat po kasi merong mga gantong devotion para palakasin kami, para i-remind kami sa mga mas dapat namin gawin para hindi lang puro blessing yung titignan namin po, hindi porket meron kaming promo ngayon, Panginoon, is yun po ang aming uunahin, Panginoon. Lord, salamat at ni-remind mo po ako, ni-remind mo po yung mga tao na nandito, Panginoon, na mas dapat ikaw pa rin ang unahin bago ang lahat, Panginoon. And kayo na po ang magsisilbing gumabay sa amin para tapusin yung mga goals namin, Panginoon, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa devotion na ito. Sana po matapos po ng maayos ito, Panginoon. Inlawang po, in Jesus' name pray. Amen. Amen. Yan, siguro. Random pick na lang tayo. Baka may mga taong gustong magpasalamat ngayon kasi hindi ano, wala tayong naka-assign ngayon. So at least 1 to 2 person na ano, kung may gustong mag-volunteer na magpasalamat sa nangyari sa kanya or kung ano man yung, kung nabibless ka, lalo na sa mga nangyayari ngayon, di ba? Nakaka-bless naman talaga po, tama po ah. So pwede po tayong mag-raise hand para at least makapag-share tayo ng kahit saglit lang. Ito, si sabi ni Ma'am Elms, si Ma'am Mila Flores. Nandito po ba si Ma'am Mila Flores? Ayan, nandito yes, po siya. Oh, nandito po ako. Kaya magpunta ako. Ayan, dito. Dito nasa... Good morning yes, po. Tulog. Good morning po. Tulog na kasi yung mga kasama ko dito. Nasa hotel pa kami. So, anong oras na dito? Sige po. Pwede po tayo mag-share. Thank you dahil may pagkakataon na naman mag... Pasalamat sa ating Panginoon. Ito, 1 week na lang kami, nandito pa kami sa, 1 week bago magbalik ng Doha, nandito pa kami sa Vienna, Austria. Maayos naman. Salamat sa Panginoon, naging maayos lahat ang bakasyon namin dito ng mga bata at ng aking amo. Okay naman lahat kami dito. At kahit nandito nga, nagpapasalamat ako dahil nakikipag-usap pa rin sa atin. Patuloy pa rin nakikipag-usap sa mga prospect para makapag-DR. Iyon, kahit na busy, sobrang busy, gaya ngayon, kararating lang namin galing sa labas. Ayun, may 13 DR na ako. So, kailangan pang magdagdag. Ayun. Sobrang thankful dahil kahit na sobrang busy dito, may amo, may mga batang inaalaga na super kukulit. Ayan. Pag hawak ang cellphone, wala nang ibang ginagawa kundi makipag-usap.
Ayun, salamat sa Panginoon at na napunta ako sa front row. Ayun, amen. Sobrang thankful talaga. Bukod lang, hindi lang front row kasi mayroon pa tayong devotion na every time na kinakailangan magpasalamat, gaya ng ganito, magpasalamat at mga blessing natin, yan. Meron tayong hinuhugutan ng lakas ng loob ng katawan lahat po. Kaya sobrang grateful, thankful kay God. Yun lang po. Basta, ganun din po ah. Maraming salamat din dahil sa upline ko na sobrang sipag. So, kailangan nakakahiya naman na hindi kami sumipag. Sobra. Yun po. Thank you kay Miss Joanna, kay Sir Deke, Patrick. Yun, sa aking mga kasabayan. Yun. Thank you. Thank you so much. At kay Doc Tess. At dito sa ating devotion sa group na to. Yes. Thank you, thank you. Salamat sa Panginoon. Binabalik ko lahat ng kapasalamatan. Yan po. See you soon sa Philippines. Pati sa Korea. Korea, teche. Yeah. Yung saya mo. Yan po. Thank you, thank you. Amen. Ayun, grabe naman. Nakaka-bless naman si Mila. Di ba? Grabe, no? Yung iba, yung mga ibang OFW na hindi nagpa-front row, parang ano na hindi nila maiisip yung iniisip ni Ma'am Mila na sobrang, kahit sobrang busy niya, tingnan mo yung itsura naman niya ngayon. Oo, diba? Wala nang panasarili. Alatang front row kay, no? Anong oras na po dyan? Oras, 1:19 ng madaling araw. Ah, okay po. So, ayos, no? Nagbigay ka pa po talaga ng oras. So, papalalimin naman ni Lord yung tulog kahit na late. Amen. Okay, so amen. Meron po ba dito? Merong gustong mag-share pa? Volunteer? Pwede po magsalita, mag-raise hand. Cellphone ang gamit ko ngayon, di ko ay kita lahat. Ayan, meron mag-volunteer? Sige po, kung wala mag-volunteer, meron po. Meron din po ako, pwede din po ako magpasalamat. Okay na? Oh, sige. Ayoko magsalita kasi baka matapos eh. Ikaw na, Absol Del. Go, sige. Sige, nagsalita ka na eh. Di mo sure. Bigyan kita ng mga 2 to 3 minutes. Ganun. Ayan, oh, sige. Grabe, ganun naman talaga. Everyday talaga meron tayong dapat ipagpasalamat sa Lord, di ba? And isa lang po sa pinapagpasalamat ko rin, ito nga yung sa network natin. Imagine nyo, yung mga bagay na ina-attract mo lang, mga bagay na pinapanalangin mo, at nagkakaroon agad siya ng ano eh, ng answer, no? Kaya dapat talaga tayo, yun lang, parang gusto ko lang din sabihin na pag tayo talaga may ginusto, may pinapag-pray, no? Talagang as if na yun ang nangyayari na huwag tayong magduda. Lagi tanggapin na natin i-claim and declare. Lagi po yung sinasabi, i-claim and declare natin kasi habang yan, minamanifest natin ang mangyayari talaga eh. Diba? Kaya, ayun, and blessing din kahapon na surprise ako dyan sa clinic. Nagkaroon sila ng, ano, sa akin, ng surprise, birthday greeting, parang ganyan. And nakaka-bless kasi, di ba, ilang taon din na hindi tayo nagse-celebrate ng ganun tayo na pandemic. And nakaka-proud na may nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo na ganun, di ba? Kaya, na-touch ako kahapon, Ed. Sana, and hindi pala sana, praying din ako na lahat din tayo talaga dito when nakakatanggap tayo ng blessings, share din natin, and yun naman talaga yung purpose natin dito, di ba? Share ano, natin yung mga blessings natin. Yes. Ayun lang, and thankful sa mga kagrupo natin, ito lalo na itong group na ito, di ba? Si Absol Del, si Nadoc Des, yan talaga, si Absi, Ma'am Sela, yan, faith booster natin yan. Talagang yan, binabless tayo. And si Ma'am Juribet, namimiss ko na yan. Ayan, si Ma'am Digna. And soon, lahat tayo, lahat na nandito, kulang pa nga ito eh. Lahat tayo, sabay-sabay tayo magpo-Korea. Kailin na natin yan. And syempre, hahatawin natin paano tayo makakapunta doon, di ba? And gaguide tayo, bibless tayo ng Lord. Yun lang po, and thank you. Bibless ko lang, no? At least na control na na. Magbabagong buhay daw yan. Mag-ano ka na. Na-joke lang.
congrats, happy birthday sa iyo. And thank you, ako din, thank you saglit. Magpapa-thank you din ako syempre. Una sa lahat, ginising niya ako. Sabi ko kasi kanina anong oras na bago ako. Pwede ako magising, sabi ko at least sana makatulog man lang ako ng malalim. Yung sabi ko, iba kasi yung tulog na nakatulog ka lang kaysa sa tulog na parang yung maimbing ba. So kahit di ako nakapag-lux protect, so parang grabe, advanced, wala pa yung alarm ko, nagising na ako ng 6 a.m. Kahit na mga around 4 a.m. na ata ako nakatulog kasi yan, late na kami nakauwi ng gabi. Pero thank you sa Panginoon. Tapos syempre, papasalamat din ako sa mga ano, mga nangyayari ngayon sa ano ko. Yan, let's go. sa mga nangyayari sa ano din, kahit paano yung sa network natin or sa mga members natin, lalo na parang inilapit ako sa mga ano ngayon eh, para mas magkaroon ng, siguro mas magkaroon ng oras sa mga members ko. Kasi dati, di ba, from Novaliches kami, hirap na hirap talaga magpunta lagi every time na pupunta kami ng Antipolo. 3 hours or more than 3 hours talaga para makapunta sa office. Pero ngayon, meron kaming stable na natirahan ngayon dito sa Pasig. And sobrang lapit lang din sa mga kiladok. Kaya kila Ma'am Jen, kila Kuya Kim, lalo sila. Kaya, ano? Lalong lapit, isang ano lang, kayang bot lang. Oo, isang tumbling lang. Naisip ko talaga, kaya siguro hindi kami makapaghanap-hanap sa Antipolo kasi si Lord talaga may greater na ano na plano para sa, huwag ka sa Antipolo dito ka para mas malapit ka. Siguro ganun, di ba? Kasi kung ilalayo niya ako dun, baka wala nang ano din pag biyahe, di ba? Minsan wala nang mga biyahe pag sa Antipolo. At least ngayon, isang sakay lang pupunta kila Doc, isang sakay lang pupunta kila Ma'am Jen, kila ano, di ba? Napaka ano, talagang pinagtagpi-tagpi ng Panginoon. And syempre, yung ano, excited ako kasi parang ramdam na ramdam ko na maraming paparating na blessing, hindi lang sa akin, hindi lang sa grupo ko, kundi sa atin lahat ng mga Unleash, ng mga nandito talaga na nakikita niya na tumatrabaho. Kasi hindi naman bulag yung Panginoon para hindi i-bless yung mga taong tumatrabaho, tama? And ngayon, syempre, kaya tayo nandito ngayon, hindi naman po ako yung mag-share dito. Nandito yung ating coach or parang spiritual na sabi nga ni Doc, ay nang ganda nga ng ano na yun, nakaka-bless yung tandem nung nakaraan eh, si Ma'am Jen na nag-TF kay Doc Tas nung nag-share si Doc, di ba? So napakagaling na ng ano natin, napakagaling na sa pagtuturo sa spiritual, napakagaling pa mag-share sa business, di ba? So ito talaga Lodi, di ba? So ayan, hindi ko na siguro papatagalin kasi yung inihanda niyang topic, sigurado ako mabubusog tayo kahit wala pa po tayong kain ngayon. Okay, pwede po tayong magkape, sumubo-subo dyan habang nanonood po. Okay, tawagin ko lang po si Doc Tess. Yeah, thank you sa ating mga sharing. Okay ba itsura ko? Yeah. Thank you sa ating mga sharing. Salamat sa panalangin. And syempre sharing pa lang eh, may engganyo na tayo sa ating buhay, pananampalataya. Yeah. So siguro naku-curious kayo, no? O kung binuksan nyo na tong ating ano, teksto sa umagang ito, mas maunawaan natin. Napaka-simple ng ating text sa umagang ito. It's just about children. Yeah. So sabi dito, gusto mo bang maging dakila? Yeah, basahin ko muna yung text, ano? Yeah, sabi, sino ang pinakadakila? Yeah, sa Matthew chapter 18 verse 1 to 5. Maganda basahin niyo rin sa sarili niyong Bible pagkatapos nito. Sabi dito, nang sa mga sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang, ipatuloy ako, sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino man tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yun. So, ano kayang significance nitong inaaral natin? Ano? Siguro marami sa atin naman eh,
Sino dito ba yung gustong pumunta ng ano ng palipatito? Sino dito ang gustong pumunta ng ano, impyerno? Diba wala? Walang gusto. Lahat tayo gustong pumunta ng langit, di ba? So sino gustong pumunta ng langit? O di ba tayo? Bawat lahat tayo gustong pumunta ng langit, pero hindi natin alam. And sa mga nakaraang pinag-aaralan natin, puro pananampalataya, tama? Marami sa atin talaga nananampalataya sa kakayahan ng Panginoon Diyos. Maraming nananampalataya sa pag-ibig, no? Nananampalataya siya na mahal siya ng Diyos. Maraming nananampalataya na pagpapalain siya ng Panginoon, katulad natin ngayon. Diba, lahat tayo dahil merong Korea tour o merong Japan tour, so lahat tayo dinideclare natin na nananampalataya tayo. So yun yung pinakaano natin sa panahon ngayon na at November at saka December pupunta tayo dito. Pero diba gaya nung sinabi, hindi tayo basta-basta, re-relate ko muna sa network natin, tayo basta-basta kasama sa Japan tour, hindi tayo basta-basta kasama sa Korean tour, di ba? Meron mga requirements. Meron tayong mga dapat yung kailangan na mapagdaanan, no? Meron tayong mga dapat may DR, dapat top 50. And bago ka naman magkaroon ng DR, di ba? Bago ka maging top 50, sa pag-DR pa lang, dapat may skills na tayo. Tama ba? Marami tayong yung hindi naman basta madaling mag-DR eh, kailangan may skills na. So ganun din naman dito sa ating pananampalataya. Okay? So sa ating pananampalataya, bawat isa sa atin gusto natin sa langit. Sino ba naman ang gugusto sa mga kumukulong kumukulong tubig, sobrang init, ngayon pa lang naiinitan na tayo, lalo na sa impyerno. Pwede ko naman sinasabi kung tayo sa impyerno. Yon. So, ngayon, sabi dito, sa story natin, mga sandali lumapit kayo sa malat. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino daw yung, ang tanong nila dito, sino yung kinoconsider ni Jesus na pinakadakila? Kasi kung babasahin natin to before this, at saka yung sa ibang mga teksto, yung mga bata, yung pinatatabi. Kasi di ba, even tayo sa church, di ba? Yung pagmagulo yung bata, uy, huwag ka dito, huwag ka maingay, huwag doon ka, di ba, nilalayo natin. Pero dito si Jesus, ginawa niyang halimbawa yung mga bata. Tapos sabi dito, ang sagot ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. O yan, so bago ko ituloy, tingnan nga natin, ano yung mga lesson natin, ano nga ba yung katangian ng mga bata? Ayan. Ay, balik ko lang muna. Ayan. Sige, sa inyo namang manggagaling. Chat nyo na lang po. Ano yung mga katangian ng bata sa tingin nyo? Bakit kaya hinihalimbawa ng Panginoong Hesukristo yung mga bata na dakila? Sige nga, chat nga po. Ano yung katangian ng mga bata? Imagine niyo ano ba ang mga bata? Sige, chat po tayo. Antayin po ang makulit, honest, ano pa? Yan, sabi mo na mamila. Ano pa? Malambing. Yan. Ano pa? Kung ikaw magulang, anong mabait at mapagmahal sa magulang? Yan. Malikot. Masunurin. Ayan. Madali lang maniwala. Parang nakita nyo kasi yung... Ayun. Di ba madaling maniwala? Pag sinabing, kaya nga, di ba yung mga bata, sinasabihan natin, kapag may lalapit sa'yo at inabutan ka ng candy, huwag mong kukunin. Diba? May pusong masayahin, tama? Yun. Di ba? Tas ang mga bata, alam mo lang, yung happy lang, tayo mga magulang, namumroblema na, pero yung mga bata, wala lang, laro-laro lang. Tama? Kado-kado matahal. Hindi nila iniisip yung mga problema ng magulang, no? Kaya, alam mo, spoiled, inosente. Ayan. So, yan. So, ngayon, co-host na kita, Ma'am Jen. Co-host ka na, Ma'am. Sandali lang, ha?
week goes. Okay. Yan. So, yan yung mga katangian in general ng mga bata. Ngayon, just tingnan natin dito sa ating ano. Yan, madaling maniwala. Diba, mga bata? Alam mo yung utu-utuin mo lang. In other words, utu-uto. Madaling maniwala. Tapos mahilig mag-explore, di ba? Yung kaya nga may mga nakokoryenteng mga bata. Yung anak ko si Josh. Yung ano, yung hairband. Di ba mayroong outlet? Meron ba kayong kilala? Yung outlet sa yung saksakan. Ang ginawa niya, yung hairband ng metal, sinaksak niya doon. Tapos, syempre, tumalsik siya. Tapos nakuryente siya. Pero hindi naman, minor lang naman yung kuryente. Ganun na mga bata. Meron ba kayong kilalang ganun? O anak ko lang yung ganun. Yun. Tapos masayahin. Palagi sila nakasmile, ano? Yung sinasaway mo na, sige lang, go lang sila, ano? Tawa-tawa, laro-laro, takbo dito. Yan, hindi masyado nag-alala, malawak ang imahinasyon. Yan. To sabi ni Jesus, unless na maging katulad daw tayo ng mga bata, eh hindi tayo yung verse niya ay hindi tayo yan siya daw ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayun. Ano pa ba yun dito? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, dapat pala meron tayong ugali ng mga bata. Basta batang isip. Okay? Iba naman yung batang isip, mature na, batang isip pa rin. Ang sarap pingutin nun. Pingutin na natin yun. So ngayon, ano yung importance, no? Nung mga aga, isa-isahin natin, no? Mga katangian ng mga bata na nais ng Panginoon sa atin. So unang-una is mapagtiwala. Saan natin makikita yon? Sa verse, Proverbs 3:5-6, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So yung mapagtiwala, bakit gusto ng Panginoon na mapagtiwala? Relate muna natin sa sarili natin. Tayo, di ba, tayo sa network, sige, sa network, kasi mga uplines and mga nakapag-referral na, di ba tayo mismo, gusto natin pinagkakatiwalaan tayo. Ang hirap nung palagi na lang tayong pinagdududahan. Tama ba? Kapag hindi nagtitiwala sa iyo yung isang tao, hindi susunod yan. Tama, di ba? So, ganun din sa Panginoon. Bakit ang taas ng tingin ng Panginoon sa mga may ugali na mapagtiwala? Kasi pag mapagtiwala ka, ibig sabihin, sa English, no, trust in the Lord, pag mapagtiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin, nananampalataya ka, ibig sabihin, alam mo na ang Diyos mo, eh, hindi ka ba pabayaan? Di ba tayo, ang hirap nung, di ba, lalo na kung hindi natin kilala, di ba? Hindi natin sila, ano eh, yung katulad sa bahay namin, hindi namin papapasukin basta kasi baka may masamang gawin yun. Para sa akin, ako ha, personally, parang ang hirap nung tao na kasama mo pero hindi ka pinagkakatiwalaan. Tama, nakaka-relate ba kayo? Hindi ka pagkakatiwalaan kasi hindi free yung communication nyo, hindi yung free yung pagkilos. Ngayon, ang gusto ng Panginoon sa isang tao, sa isang anak niya, na sa isang anak niya sinasabing meron siyang faith sa Lord, eh may mapagtiwala sa kanya. Kasi pag sinabing mapagtiwala sa kanya, again, alam mo na ang Panginoon hindi ka pababayaan. At ang Panginoon, alam niya ang lahat, ibinibigay mo yung buhay mo sa kanya. Yun ang taong mapagtiwala sa Panginoon. Kasi may times na, yes, sinasabi natin we have faith, pero hindi natin kayang ibigay yung sarili natin sa kanya. Hindi natin kayang iwanan yung mga pinaiiwanan sa atin ng Panginoon. Diba? Meron ba nagtitiwala na hindi sumusunod? Diba? Wala naman. O yan, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So ang fully nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya ipinipilit yung sarili niya
kaunawaan. Hindi niya ipinipilit yung sarili niyang karunungan. Hindi niya ipinipilit yung gusto niya. Diba? Kasi kapag ipinilit mo yung gusto mo, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Lord. Okay, so next. Ano pa yung mga character, no? Ito, inire-relate ko lang sa mga bata, di ba? Mga bata, susunod yan at susunod. Kahit nagkamali yan, pagalitan mo yan. Kahit umiiyak yan, susunod yan. Di ba nakakita ka na kayo, yung mga, kunyari, ayaw kumain ng gulay ng bata. Kakain yan kahit umiiyak, susunod yan. Tama? O yun. So, ganun din tayo. Minsan kahit hindi natin naiintindihan, magtitiwala lang tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Yan. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Yung pag-asa nasa Panginoon. Ang nagtitiwala sa Panginoon, yung pag-asa niya nasa Panginoon, unang-una. At pangalawa, dun sa taong pinagkakatiwalaan ng Panginoon, yung sa taong ipinagkakatiwala niya para sa'yo. Nagigets? Minsan kasi sa Diyos lang tayo nagtitiwala, pero pag may pinapadala ang tao sa'yo, hindi mo pinagkakatiwalaan yung ipinadala sa'yo. Nagigets ba? Eh, hindi, kay Lord lang ako. Eh kaso, hindi naman kumakausap sa'yo, Lord, directly eh. Gagamit at gagamit siya ng tao. So pagkatiwalaan mo rin yung taong ipinadadala sa'yo ng Panginoon. Yan. And whose hope is in the Lord? So pag, ang pag-asa mo sa Panginoon. Ayan, dami nating verse. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. So dito palaging andun yung trust. Okay? Yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, again nga, ine-elevate natin ang Panginoon sa buhay natin pag pinapadama natin sa Kanya na nagtitiwala tayo sa Kanya. Okay? Next, mapagkumbaba. Ayan. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang mga bata, again, di ba? Ano ma-observe natin sa mga bata? No? Ano? Opo. Di ba? Pag pinagalitan, opo, hindi na po ako uulit. Di ba? Ano sa sila, yung remorseful sila pag nagkamali. Umiiyak sila at meron pa nga yung pag nasaktan niya yung magulang niya, umiiyak siya. Kasi ayaw niya masaktan yung magulang niya. Pag nagkamali siya, talagang andun yung ano niya, yung repentance niya. No, bata ha, teenager, hindi na bata. Maraming teenager, wala na itong pag-uugali na to. Minsan, hindi ko naman nila lahat, pero madalas, may, ano yun, yung gusto na maging independent. Pero yung bata, no, ang mga bata, ano yung iniwan na po? Anong iniwan? Ang mga bata talagang magpapakumbaba sila. No, yung aminado sila na nagkamali, hindi na po ako hindi ko na po uulitin. 'Di ba? Ganun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung mapagkumbaba, no, yung lumuluhod tayo, yung inaamin natin yung mga kamalian natin. Na madalas, yes, sinasabi natin, relate natin. Sinasabi natin sa Lord, I have faith in you, Lord. I declare, I claim it na you will bless me. Yung hanggang ganun lang tayo. Yes, we have faith na ibibigay ng Panginoon. Ang tanong naman is, are we worthy? Kaya nga yung shout out ko doon sa GC natin. Kapag tamang tao ka, yun, dun ibubuhos yung blessing. Kasi bakit napaka-importante sa Panginoon yung mapagkumbaba? Why? Kasi kapag blines ka ng Panginoon, lalo na pag siksik, liglig at umaapot, hindi tama yung puso mo. Pwede ka magmalaki sa Kanya. Balang araw, babalikan mo siya. At balang araw, sasabihin mo, nangyari sa akin to kasi dahil nagsikap ako. Kaya ako naging top 50, kaya ako nagkaroon ng maraming DR kasi nagpuyat ako eh. Kasi hindi ako natulog. 'Di ba? Pag wala yan sa puso natin, baka hindi ibigay sa atin ng Panginoon 'yan. Okay? Kaya napaka-importante. Kaya nga 'di ba sa mga habang nagkakaedad na, nagkakaroon na ng sariling isip, kaya ng independent, kaya
Kaya nga ang inimbawa ng Panginoon, bata eh. Kasi ang bata, hopeless, ano yan, helpless yan. Diba? Hindi yan kakain kung hindi magtatrabaho ang magulang nila. Diba? Ganun ang bata. Hindi yan magkakaroon ng damit kung walang magbibili ng damit sa kanila. Hindi yan magkakaroon ng shelter kung hindi sila ititira ng kanilang magulang sa kanilang bahay. Kaya inilambawa ng Panginoon ang bata. Kasi kapag nagkakaedad na kaya na magtrabaho, even teenagers, natututo na yan magmalaki. Kaya ko na, nagtrabaho na ako. Ako ang nagdadala ng pera sa tahanang ito. Ako ang masusunod. Diba? Ganun na nangyayari. Pag ikaw ang breadwinner, kapag ikaw na ang kumikita, ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang may authority sa mga decisions. Kaya hinalimbawa ng Panginoon yung mga bata, kasi ang mga bata dependent sa kanilang magulang. So ganun din sa atin, ang gusto ng Panginoon, maging patuloy na dependent tayo sa Panginoon. Yung palagi tayo nagpapakumbaba, palagi nating na-recognize in all aspect of our lives, isip bata pa rin tayo. Hindi naman isip bata na retarded. No? Ibig sabihin, ano pa rin tayo, yung damdamin natin with regards to our relationship sa Panginoon, yung damdamin natin, hindi natin kaya ang mga bagay-bagay kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. Nakukuha po ba natin? Hindi natin magagawa ng maging top 50 kung hindi dahil sa Panginoon natin. Hindi tayo makakapunta sa Japan, sa Korea, kung hindi dahil sa Panginoon natin. Kasi totoo naman, yes, kung hindi ka naman magkakaroon ng ability kung hindi ka niya bibigyan ng hininga, kung hindi ka niya bibigyan ng lakas, kung hindi ka niya gigisingin araw-araw para humataw. Meron lang, napanood ko sa YouTube, patagal na nabuksan ko lang kay Rufa Gutierrez na tumigil yung hininga niya for how many seconds. So pwede palang mangyari yun. Sleep apnea yung tawag dun. So nakukuha, hindi natin ma-achieve yung mga goals na yan kung hindi kikilos ang Panginoon para sa'yo. Okay? Kaya gusto ng Panginoon maging katulad tayo ng bata, always dependent sa Panginoon kahit meron na tayong ability. Okay? Kasi siya naman talaga. Siya naman lahat. At ano eh, alam mo yun, yung... Eh, sana maranasan. Yung iba sa atin nararanasan na. Pero ito, sabi dito, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Habang nagpapakababa tayo sa harapan ng Panginoon, habang nire-recognize natin na siya talaga ang Diyos ng buhay natin, habang nagiging masunurin tayo, habang nire-recognize natin yung mga corrections niya sa buhay natin, yung pagtutuwid niya, itinataas niya tayo. Amen? Gusto ba nating umangat tayo, magpakababa tayo sa ating Panginoon? Yun. So next, ito, another example na importante sa Panginoon ng humility. Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. He guides the humble in what is right and teaches them His way. He guides the humble in what is right and teaches them in His way. Kung hindi ka humble, kung wala kang humility sa iyong puso, hindi ka magpapaturo. Acne ka, di ba? Alam ko na yan. Kaya nga, di ba sa network natin, yung mga acne, sila yung hindi nagtatagumpay sa network. Tama. Kasi hindi sila sumusunod eh sa system ng front row. So ganun din sa ating Panginoon. No, kung acne tayo, kung hindi tayo mapagkumbaba sa Panginoon, ang hirap turuan. Kaya yung blessing na gusto natin, tumatagal kasi acne tayo sa Panginoon. Parang yung mga Israelites before, yung mga Israelita, ang tigas ng ulo, puro reklamo. Kaya sila nagpaikot-ikot, umabot ng 40 days sila sa wilderness because acne sila. Alam mo, ayaw nilang magpaturo, ayaw nila doon sa daan na gusto ng Panginoon. Tayo kasi ganun, may mga times ganun tayo. Tinuturuan na tayo, pinipilit pa rin natin yung sarili natin. O, so tumatagal. O, pagkatapos na magkamali tayo, doon pa lang tayo makaka-realize, ay, nagkamali pala ako.
o di tumagal ay kung dumire-diretso ka sa paraan ng Panginoon, hindi tatagal yung proseso. Tama? Tumitigas kasi ulo natin. Lalo na kapag meron na tayo, tumitigas ulo natin, akala natin may okay na, acne na, di ba? Sa network, makaka-relate tayo sa network. Yung marami ng DR, may team na nagiging acne. Ayaw nang magpailalim sa up, higher uplines. Pero sa atin, Team Unleash, alam mo, I'm proud Team Unleash kasi ang ganda ng culture natin. Amen. Ayun. Next. Sabi dito, ito, sa mga, number three, masunurin. O yan, ilang beses ko na sinabi ito, masunurin. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. So ito yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Habang nananampalataya tayo, ito naman yung role natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak niya, walking in obedience. Why? Kasi yung as we walk in obedience, yan din yung daan para sa prosperity natin. Dumadaan tayo sa land ng prosperity natin. Hindi dahil para pasunurin lang tayo, kasi yan yung daan ng Panginoon para sa atin. Sabi that the Lord God has commanded you that you may live and prosper and prolong your days. Hindi tayo pinapasunod ng Panginoon para lang for the sake of, oh, ako ang hari, ako ang Diyos, sumunod ka sa akin. Hindi. Kasi meron siyang magandang plano sa'yo, kaya kanya pinapalakad doon. Even di ba sa network, sumunod ka lang, sundan mo kung anong ginagawa ng upline kasi yan yung daan tungo sa M-Club. Ito yung dinaanan nila para magtagumpay sila. Kaya ang Panginoon, hindi siya yung, meron kasing ano yung mga power tripping lang, di ba? Minsan, sa kunyari sa mga kumpanya, power tripping lang eh, no? Pero ang Panginoon, hindi tayo pinapower. Okay? Kaya niya tayo pinapasunod kasi andun yung daan sa pinapadaanan niya, yung magandang plano niya para sa buhay natin. Eh, ano ngayon yung mga susundin natin? Read the Bible. Okay? So, malinaw ba? Yan. Ito na ulit lang yan. Dapat ito masunurin. Masunurin to. Jesus answered, "If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him and we will come to him and make with him our home." So, ano to ha? Masunurin to. Nakalimutan ko lang. Napalitan. If anyone loves me, isang indication, isang senyales, isang manifestation that we love God is we keep His word, we follow Him, we obey Him. Diba, kahit sa mga anak natin eh, sa magulang natin, kapag mahal natin ang magulang natin, kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin natin para sa kanya. Kaya nga tayo, diba, ang mahataw sa network, gusto nila ng magandang buhay. So yun nabibigay natin, 'di ba, sa magulang, sa mga kapatid, sa mga yung mga anak natin, sa mga magulang na dito, 'di ba? Malalaman natin na mahal tayo ng ating mga anak kapag sumusunod sila sa atin, kapag masunurin sila. Okay? So ganun din sa ating relationship sa Panginoon. Hindi pwedeng sasabihin natin, "I love you Lord, I love you." Kumakanta pa tayo, iiyak pa tayo, "I love you Lord." Pero pag may sinabi siya, hindi ka susunod. Is that love? Diba? Iiyak-iyak pa tayo. Kaya pala tayo umiiyak kasi meron tayong gusto. One-way relationship. Pero ang gusto ng Panginoon, two-way relationship. Minamahal natin siya, ay minamahal niya tayo, mamahalin din natin siya. Diba? Love is a two-way relationship. Okay? Although merong ano ah, ang Panginoon, kaya niya agape kind of love. No? Agape. Na ano ito, nakalimutan ko tuloy, Google nyo na lang. Pachat nga, agape. Basta agape is like one-way relationship na unconditional love yun. Agape, agape love is unconditional love. Kahit sino man tayo, mahal pa rin niya tayo. Pero tayo naman, syempre naman, matuto naman tayong tumanaw na utang na loob. Okay?
Grabe naman tayo. Porket alam natin ang Panginoon, kaya niya ng agape love, unconditional love, whether irregardless kung sino tayo, tas tayo naman, we will take advantage. Diba? Pero sinasabi ng Panginoon dito, anyone loves me, he will keep my word. Okay? So, yan yung role naman natin. Paano natin mamahalin ng Panginoon? We will keep his words. No? Okay? So next, 20 slides to, nakaka-13 pa lang ako. May gala. Yan. May gala. So katulad ng mga bata, palaging masaya. Ayan, doon sa isang devotion namin at napag-aralan namin to. Ito sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Okay, rejoice. So tayo, isang indication, anak ka ng Diyos, at meron kang katangian ng mga bata na gusto ng Panginoon, isip palaging masaya. Merong joy. Actually, iba yung happy sa joy. Meron kang joy sa iyong puso. Okay? Yung palagi kang, kahit merong rejection, kahit may persecution, merong problema, merong binalita sa'yo, masaya ka pa rin. Why? Because you have hope in the Lord. May pag-asa ka na ito, matatapos din to. Pinagdadaanan ko lang to. Na pagkatapos nito, kapalit nito, blessing. Okay? That is what you call rejoicing. Hindi natin iniintindi yung mga problema sa buhay. Bahala silang problema yung sarili nila. Dahil tayo, alam natin, may solusyon na ang Panginoon sa mga yan. Okay? Tapos, sa solusyon na yan, aalamin na lang natin at susundan na lang natin yung solusyon ng Panginoon para sa atin. Kaya kailangan nagre-rejoice tayo. Ang bata, di ba? Tatanong lang yan, ma, pa, tatay, nanay, anong ulam? Di ba? Di ba? Tatanong lang, pero hindi nila alam. Yung magulang nila, namumroblema kung saan, anong papakain sa'yo. Diba? Ayan, don't problem the problem. Let the problem you. O, diba? Tang twister. Tama naman eh, diba? Diba yung mga bata, no? Ay, ganun pala ako before. Sabes, diba tatanong lang anong ulam? Diba yung mga ganun? Pero ngayon parang baliktad eh. Sa mga networker, ano? No, baliktad, oh. Pag yung mga anak nila eh, sobrang successful na sa ano, sila ang tanong nila. Baliktad na sila na nagtatanong. Saan tayo kakain? Anak, saan mo naman ako be-birthday? Anong handa mo para sa akin? Baliktad na. Yon. So, ano, rejoice in the Lord always. Yan. Hindi natin pinoproblema nga problema sa buhay. Yan. May paglago. Ayan. Siyempre, hindi naman tayo forever na bata. Yung mga tamang ugali natin ng pagkabata, dapat dinadala yan sa pagkatanda. Hindi yung bata, mabait ka. May kilala ba kayo nung bata, mabait pagdating nung pagtanda niya, eh, ang sama ng ugali. Ayon nga doon sa napag-aralan namin sa, nakalimutan ko na yung Vic, basta yung sa 702 DZS. Sa paglaki kasi ng mga bata, maraming nagpapalaki, hindi lang magulang. And even sa atin, hindi lang magulang natin nagpapalaki. Marami nagpapalaki sa atin, media, mga tao sa paligid, yan ang mga nagpapalaki sa atin, mga barkada, no? Pero maganda na tayo lumalaki sa pagkakakilala natin sa ating mga, ay, sa ating Panginoon. Sabi ni Ma'am MC, mga downline daw, sila nagtaano, ulam. Ganun ba yon? Yan, sige. So yun, balik tayo. Sila na nagtatanong, Aps, kumain ka na ba? Ayun, o, diba? Aps, kumain ka na ba? Yeah. Ang sarap nung ganun, ano? Sige, sige, natatanong ko sa Aps, Aps, Rudel, kumain ka na ba? Downline eh. O, sige, go tayo, go. May paglago. Yan. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. 2 Peter 3:18. So, paglago. So, hindi forever na, kung sino yung dito yung nakapanood ng preaching before kay Pastor, yung levels of maturity, yung infant, tapos yung children, at saka adult, no?
hindi naman forever na infant tayo na pinapakain lang. Ano? Hindi man natapos, hindi naman forever na bata tayo na, oo, may alam na tayo, nakakalakad na tayo, pero madaling matisod. Hindi naman pwedeng gano'n na palagi na, ay, sorry Lord, nagkamali ako. Eh, dapat natututo, nagkakaroon tayo ng lessons in life. Tapos, hindi naman forever na palagi na lang tayo tinuturuan. So, darating yung time, tayo naman yung magtuturo at magpapalakas ng pananampalataya ng ibang tao. Remember, ako tatanda din ako. Remember, mawawala ako. Tama? O sino may iiwan? Diba? So, dapat pinapasa yan. Pinapasa yung pananampalataya. Growing in faith. Maganda ipin mo, Absolutel. O yan. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Dapat, hindi forever na tayo, kayo lang ang tinuturuan. Kasi, oh yes, sige, alam nyo na. Yan, nakikilala nyo Panginoon. Paano naman yung susunod na generation? At kailangan kasi tumitibay tayo. Kasi habang, gaya nga na ano, habang nag-grow tayo, pinalalakas tayo na pinalalakas. Okay? Yung even sa school, nagiging mahirap yung mga lesson. Iba yung lesson ng preschool, iba yung lesson ng elementary, iba yung lesson ng high school, iba yung lesson ng college. Yung preschool, hindi niya maintindihan yung lesson ng college. Pero yung college, maintindihan niya yung lesson ng elementary at ng high school dahil pinagdaanan niya ngayon. Nakukuha po ba? And habang tumataas ka sa level, ibig sabihin tumataas din yung antas ng kaalaman mo, tumataas din yung abilidad mo. Okay? So ingat po, Apps Jane, nasa bus ka yata. Okay? Yung level mo, ibig sabihin, mataas na yung level mo ng faith, ng yung kaya, kung ano yung ipwedeng ibato sa iyo ng kaaway, kayang-kaya mo kasi tumataas yung level of faith mo. Pinagdaanan mo na yung mga basic na problema sa buhay. Okay? So, kailangan, sabi, grow in the grace and the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, lumalakas ang pananampalataya natin. Okay? So, yun yung pinaka-major, no, na nakita namin dito sa character ng mga bata. Pwedeng meron pa kayong maiisip, pwedeng i-chat yun alam, pwedeng idagdag na makakatulong sa atin. So, ngayon, may tanong ako. Ayan, so ito. Colossians 2:6-7. So then, just as you received Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Ano, strengthened, no? Lumalakas, lumalago. So paano? Dadaanan ko na lang po ito. Paano ba tayo magkakaroon ng katangian na tulad ng mga bata? So daanan ko na lang po kasi napapag-aralan na natin to. Number one is pagbabasa ng salita ng Diyos. Saan natin makikita? Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Sa ibang version, do not depart from this book of the law. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Napaka-importante yung salita ng Diyos. Gusto mo maging successful? Basahin natin ang salita ng Diyos. Next is pray without ceasing. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17. So naaral na natin 'to sa mga daily devotions natin. Pwede niyo pong balikan yung verse, pray without ceasing. Patuloy lang na nananalangin kasi patuloy dapat tayong nakikipag-communicate sa Panginoon at tuturuan niya tayo, babaguhin niya yung puso natin. And next is true worship. Ayan. Ano yung sabihin niyan? Sa John 4:23-24, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Marami kasi kumakanta, umaawit lang sa Panginoon kasi maganda yung tono, maganda yung lyrics. Diba? Meron akong kilala ganun before eh. Kumakanta lang siya, pero hindi pala niya naiintindihan. Hindi pala galing sa puso yung pag-awit. Pero ang Panginoon gusto niya yung pag-awit, no? Pagpuri sa Panginoon na galing sa puso. Why? Because dyan din natatouch ang Panginoon at dyan din natin na pour out yung heart natin sa Panginoon.
Okay? Kapag napu-pour out natin yung heart natin sa Panginoon, gumagaang yung damdamin natin at nagkakaroon tayo ng joy sa ating puso. Next and last is 1 Thessalonians 5:11. Ano? Fellowship. Ang tawag dyan, fellowship. Encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So paano natin ma-encourage ang isang ang bawat sarili kung hindi tayo kasama sa mga ganitong gawain? Okay, fellowship. Maganda yung umaattend sa mga ganito kasi nai-encourage ang bawat isa. So dito din yung encourage sa oras na ito. Sino dito na bubuhayan? Ako lang ba? Diba? So sa mga ganitong gaaw, hindi pwedeng sarili lang natin, uy, basa na lang akong Bible. Sige, devotion na lang ako. Yes, nakaka-encourage mag-isa. Yung salita ng Diyos may encourage tayo. Pero iba kasi pag naririnig natin, di ba learning? Learning is seeing, reading, and hearing. Tama? May turo na yan sa network. Even sa mga YouTube, learning is seeing, reading, and hearing. Tama. Di ba? So, ganun din. No, kapag naririnig natin, mas natatatak sa puso natin habang nababasa natin at nakikita. So, kaya wag nating kalilimutan yung mga ganitong klaseng gawain. So, yun lang. And stop share na po ako. And I hope meron tayong natutunan. Yan po yung mga panuntunan. Ano, yung katulad ng bata. Patuloy na maging katulad tayo ng bata. Yung ugali natin. Ano? Yung masunurin, masayahin, no, willing to learn, willing lumago, no, masayahin, ano pa ba? Babe, ano? Basta yun, nandoon. Okay, so yun lang. God bless us all and palakpakan muna natin sa Lord. Yan po, upstream. Sige. Let us all bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na tinuturuan niyo po kami sa amin buhay mananampalataya bilang mga anak. Lord, tulad po na amin na pag-aralan habang kami ay kinoconfess namin yung aming faith sa inyo, that we believe in you, that you are our all-powerful God, na kayo, Panginoon, ang pinakadakila, na kayo, Panginoon, ang provider ng bawat isa sa amin, na kayo, Panginoon, ang nagbibigay kalakasan sa amin, na kayo, Panginoon, ang nagbibigay solusyon sa lahat ng problema namin. Salamat, Lord, dahil sa oras na ito, kayo, tinuturuan niyo po kami kung ano po yung tamang response namin bilang mga anak mo, bilang mananampalataya mo. Kaya naman, Lord, hinihiling po namin na maging tulad po kami ng bata na iyong ginawang halimbawa sa aming teksto na nabasa. Lord, give us a humble spirit, Lord God. Give us humility that we will always recognize you, your work, Panginoon, sa aming buhay, yung kapangyarihan mo sa aming buhay. Lord, teach us to humble ourselves upon you na for every achievement, for every success, for every goals hit, i-recognize ka namin sa aming buhay. We will honor you and we will continue to lift you up, Panginoon, sa aming buhay. Lord, as we humble ourselves, we believe that you will lift up, Panginoon, ayon sa iyong mga salita na aming nabasa. Maraming salamat dahil napakabuti mo sa aming buhay. Lord, you know our hearts. Nakikita niyo po ang aming mga puso. Kaya naman, Lord, hindi pa man nababanggit, nasasambit ng aming mga labi. Alam po namin na alam mo kung ano ang nararapat para sa amin. And Lord, make us worthy, Lord, sa aming mga goals. Yung sa pagkakataong to, gusto po namin na makahit ng Korea at saka ng Japan. Kaya naman, Lord, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa aming makakausap. Kayo nga po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng mga makakausap namin. Nang sa gayon, ma-hit po namin yung mga requirements sa aming pagpunta, sa aming kiniklaim na pagpunta
sa ibang bansa. Lord, maraming maraming salamat dahil napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Ingatan niyo nga po ang bawat isa, ang mga nandito sa Pinas at ang mga OFW. Bawat isa sa amin, kilala mo. And kaya naman, Panginoon, ingatan niyo kami, proteksyonan mo kami, guide us and lead us kung saan mo kami nais na gusto mong mapunta, Lord. Alam po namin sa in our obedience, we are walking through our success, victory, and prosperity. Maraming maraming salamat, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon each and every one of us na siyang magiging aming counselor, guide, and protection na that. And in even yung mga angels, samahan niyo po kami. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. God bless us all. And let's have a picture. Hi, hi. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you po.